tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Ano ba namang klaseng buhay ito? Isang kahig, isang tuka. 20 anyos na ako, pero hindi pa ako nakakatikim ng marangyang buhay. Lagi na lamang hirap ang nararanasan ko. Ano kaya mabuti kong gawin para magkapera ko? Iloko namang mangamuhan dahil masisira ang auro ko. Ayoko nga magluto. Ang pinakaayoko sa lahat ay ang maglinis. Naku, magmumukha akong lusya. Ayoko nga. Pero, anong gagawin po? Paano ako magkakapera? Ah, teka. Bakit hindi ko nga kaagad naisip yun? Tama. Si Aling Linda. Si Aling Linda ang solusyon sa problema ko. Ang babaeng ito talaga, masyado mo drama. Oh, hindi ba tama ko? Mabuti ka pa nga kung tutuusin eh. Dahil may trabaho ka, may napaglilibangan ka. Eh ako, nandito lang sa bahay. Buong araw mag-isa, walang kausap. May mga kapatid ngang naturingan pero nasa malalayong lugar. Eh, papaano lang kaya kung wala ka? Bes, hindi ba niyayaya kita na makipag-Bible study sa church namin? Ayaw mo naman. Bible study? Mas lalong boring yun. Oh, kung ayaw mo, di sumama ka sa akin sa pagtitinda ng beauty products. Eh, anong ititinda ko dyan sa beauty products na yan? Eh, ano pa? Di tulad ng ibinibenta ko. Ganito na lang. Bukas ng umaga, kung wala kang gagawin, isasama kita sa store ng beauty products at ipapakilala kita at sasabihin ko, best friend kita para hindi ka na nila hanapan ng kung ano-ano. Magtitinda ako katulad ng binibenta mo. Eh, mamaya magagalit ka sa akin kasi kukumpetensyahin kita. Eh, ano naman? Kung pareho ang binibenta natin, isa pa, paano magiging kompetensya eh? Libangan lang naman ito para hindi tayo mainip. Magiging produktibo pa ang oras natin. Basta ayoko. Libangan man yan o hindi, ayoko. Dahil lang sa pera, masisira ang pagkakaibigan natin. Ayoko okay, nga. Okay, okay. Kung ayaw mo ng beauty products, di sabihin mo sa anak mo na magpadalan siya ng pwede mong ibenta. At sabay tayong magbabahay-bahay para ibenta ang produkto natin. Eh ako, yung beauty products. Ikaw naman ay original products galing sa ibang bansa. O, di hindi tayo magkakakumpetensya pa. Basta, ayoko pa rin. Dahil ayokong laman ako ng kalsada, iitim ako. Isasagawa ang panloloob ko sa bahay ni Aling Linda. Pero, kaya ko kayong magnakaw ng mag-isa. Malaki ang katawan ni Aling Linda at malakas pa siya. Kung magising siya at maramdaman na nagnanakaw ako, siguradong manlalaban yun. Dahil sa liit ng katawan kong ito, tsak na maibabagsak niya ako. Di ko naman siya pwedeng saktan dahil kawawa naman. Mabait pa man din siya sa akin. Tama. Magyayaya na lamang ako ng kasama ko. Siya o ako ang lookout para hindi na namin kailangan saktan pa si Aling Linda. Tama. Text ko si Marlon. Hay nako.
kung yung oras na ginugugol mo sa pagpindot-pindot mo ng cellphone na yan, ginamit mo para magkapera, hindi masasayang ang oras mo! Ano ba naman kayo, inay? Wala na ba talaga kayong makikita kundi ako? Wala na ba talaga akong gagawing tama sa bahay na ito? Lagi na lamang kayong naninig. Hay! Hanggat nasa pudir kita, hanggat ako ang nagpapalamon sa iyo, hanggat hindi napuputol ang relasyon nating dalawa bilang mag-ina, may karapatan akong pagsabihan ka! Inay, natutulilin ang tenga ko sa inyo. Makaalis na nga. Hoy, Bane! Bumalik ka dito! Bane! Salamat naman at pumunta ka dito. Kanina pa kita tinetex at tinatawagan pero hindi ka sumasagot. Ha? Huh? Paano kita masasagot? E lubat ang cellphone ko. Bakit ba? Dumating na yung package ng anak ko at hinihintay talaga kita para sabay natin buksan ang balikbayan box. Nox! Sabay pa talaga tayong magbubukas ng balikbayan box ng anak mo, ha? Oo naman. Eh kung ikaw eh, hindi nahiyan-nahingan ko ng bracelet sa suki mo lamang, eh ako naman ay hindi makakapagbukas ng balikbayan hanggat wala ang matalik kong kaibigan. Oo, nakakatats naman. Siyempre, sabi nga, kung ano ang itinanim ay yun ang aanihin. Magtanim ka ng mabuti at aani ka ng mabuti. Magtanim ka ng masama, aani ka ng masama. Uy, kulit ka dyan, Bessie. Ah, salamat ha. At nagkaroon ako ng kaibigan na tulad mo na maaasahan sa lahat ng pagkakataon. Oo, tama na nga yung dramahan na yan. Buksan mo na yung balikbayan box. Dahil alis pa ako. Na naman? Oh, Bessie, pasensya ka na. Talagang kailangan eh. Akala ko ba? Libangan lamang ang pagtitinda mo. Bakit kinakarier mo na yata? Paano hindi ko karirin eh? Nakakompormiso na ako sa mga suki ko na kailangang maibigay ko sa kanila dahil gagamitin ang isa kong paninda para sa graduation ng anak na isa kong suki. Ang isa na may gagamitin para sa pag-a-apply niya ng trabaho. Kaya kailangan talagang maibigay ko na sa kanila ang order nila sa akin. Tama nga naman si Marlon. Ang mga ganitong klaseng paksa ay dapat pinag-uusapan ng harapan at hindi sa cellphone lamang. Hindi bale, malapit na ako sa bahay ni na Marlon. Maipaplano naming mabuti kung ano ang dapat naming gawin para hindi kami pumalpak. Ah, ito, malapit na ako sa bahay nila. Oh, narito pala yung kaibigan ko eh. Liga! Sit ka muna, Manny! Oo ba? Eh, kung kaya mo bang ibigay ang gusto ko, bakit hindi? Oo naman. Eh, nabanggit mo na nga yan sa akin kagabi, di ba? Eh, oo, pero hindi natin pwedeng pag-usapan yun dito. Oo naman. Mamaya, pag-usapan natin. Pero sa ngayon, sit ka muna, ha? Oo, siya nga naman, Manny. Sit ka muna, para naman masayang barkada. Ha? Ha? Sige na. Huwag mo nang pahindihan ang tropa ko. Masamang mapahiya mga yan. Nangahalik ng babae mga yan. Sige ka. Ano? Ba, mga palikoy? Oh, biro lang. Ito naman o. Parang hindi kakakilala ng tropa ko eh. Eh, sino bang magbabayad ng inumin? Eh, siya, ako siyempre. Eh, ano pong silbi ng pagkakaroon ko ng magulang na nasa tate kung hindi ko maibibigay ang gusto mo? Di ba, mga pare? Oh, narinig mong sinabi ng tropa ko. Eh, ha? Payag ka nga ba sa sinabi ko sa'yo kanina? Basta ikaw, hindi ako makakasagot ng hindi. Pero bago yan,
Mag-happy-happy muna tayo. Tira mo lang, mga kasama! Tiyak! Oh, Bes, ito na yung binibigay ng anak ko para sa'yo. May pangalan ka pa. Ano kaya yan? Oo nga. At may iba pa dito, na nakapangalan sa'kin. Oo nga. Ang dami mong pangalan, Bes. Ibig sabihin, lahat ng may pangalan sa'yo. Eh, paano ka? Anong papaano ako? Ang walang pangalang Mona ay akin, syempre. Oo nga, no? Sa'yo pala ang nakapangalan ang buong kaong ito. Ang dami-dami. Ito pa, oh. Bluetooth. Speaker na nakapangalan na naman sa'kin. Ito pang isang branded na bag. Oh, sabi ko sa'yo. Oh, ito. Di sulit ang napagpunta mo dito. Oo nga, eh. May kumakat, oh. Hello, tita. Hello, tita Mona. Naririto rin pala kayo. Ah, Bunny, ka pala. Eh, kanina pa ho ako tumatawa, pero hindi nyo ako naririnig eh. Siguro, dahil abala kayo sa... Oh, ang dami-dami naman ito. Kaya pala hindi nyo ako naririnig eh. Dahil abala kayo pareho sa paghalungkat ng mga items na galing ng abroad. Mga padala ito ng anak ko na kaibigan mo. Oh, bumili ka na kung anong gusto mo. Naku, wag na ho. Nakakahiya naman ho. Ah, sige na. Bumili ka na kung anong gusto mo. Talaga po? Bilib nga po ako sa inyong dalawa eh. Nagbibigayan kayo ko ng kung ano-ano. Kung di si Aling mo nang nagbibigay, eh kayo. Talagang ganun kaming dalawa ng tita Mona mo. Kahit nung araw pa, magkaibigan kami kasing matalik eh. Oo nga raw eh. Kwento nga ng inay ko ang mga nagiging kalukuhan nyo sa school. Ah, oo. Yung nanay mo naging schoolmate namin siya. Batid niya na magkaibigan kaming dalawa ni Mona. Kung anong mayroon ako, binibigay ko sa kanya. Kung ano rin ang mayroon sa kanya, ganun din. Binibigay sa akin. Bihira na ang ganyang pagkakaibigan, ano ho? Pangmatagalan na pagkakaibigan. Walang iwanan. Ay, siya nga po pala. Hindi ho ba't may ipinadala sa inyo ang tita na mini oven? Ha? Oo, tita. Naririto rin ako nung minsang nagpadala ang anak ninyo. At ganito rin ang ipinadala sa inyo noon. Ah, naisip siguro ni Belia. Napalitan, kaya siya nagpadala ulit. Eh, kasi tita, totoo nga ho yan eh. Wala ho akong ganito eh. Ah, teka, bakit? Kursunada mo ba? Eh, kung kursunada mo, sige, kunin mo na. Gumagana pa naman yung akin. Talaga po? Ito rin tita, oh, gusto ko rin to. Pwede ho bang sa akin na rin to? Oh, sige, kunin mo na kung anong maibigan mo. Nakakapagod din, ano? Talagang nakakapagod. Lalo na't yung dapat sa'yo ay napunta sa iba. Ha? Alam ko, nanghihinayang ka sa mini oven na yon kasi kinakalawang na yung oven mo. Bakit mo kasi binigay? Eh, hiningi niya eh. Nakakaya namang tanggihan. Anong nakakayang tanggihan? Ang dami-dami kaya niyang kinuha.
Tignan mo nga yung natira sa'yo. Bakit mo binigay sa kanya yung bigay sa iyo ng anak ko, ha? Ayaw mo ba yon? Gusto ko siyempre. Kaso, kukunin na naman niya yung thermos na yan. Kaya ibinigay ko na yung akin para hindi niya kunin yung thermos mo. Alam ko naman na luma na yung thermos mo eh. Hayaan mo na. Magpapadala na naman ang anak ko. Babawi na lang ako sa susunod. Oh, saan ka ba galing at gabing-gabi ka na dumating? Teka, ano ba yung mga dala mo? Wala ho. May pagkain ho ba? Anong pagkain? Bakit mo ako tinatanong kung may pagkain? May alam ka ba na pera ko na pambili ng bigas at ulam? Nakikain nga lang ako dyan sa bahay ng kapatid mo eh. Kailan ho ba darating ang pensyon ninyo? Talaga parang umaasa ka sa pensyon ko. Hoy, Bane, para sabihin ko sa'yo, ha? Ang pensyon na natatanggap ko ay hindi kasing laki tulad ng nabubuhay yung tatay mo! Babaeng ito, oo. Maghanap ka kasi ng trabaho para may pera ka at hindi sa pensyon ko aasa. Iyan, 1,000. Mamalingki ho kayo bukas. Ha? 1,000? Saan galing ito, ha? Ano ba kayo? Kung naririto lamang ako sa bahay, palalayasin niyo ako para maghanap ng trabaho. Ngayon namang may inabot akong pera, magtatanong na naman kayo. Huwag na ho kayo magtanong. Ang importante ay may binigay ko sa inyong pera. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Mabuti naman at naalala mo akong puntahan dito sa bahay. Magtatampo na sana ako niyan eh. Huwag ka nang magtampo at may dala akong ginataang kamuting kahoy. Ha? Ginataang kamuting kahoy? Yung paborito ko? Oo. Alam kong paborito mo ito kaya niluto ko. Pero iba pa rin kung nandito ka. Oh, hayan ka na naman. Mag-iimot-imot ka na naman dyan. Alam kong hindi pwede eh. Kailan kaya babalik yung dating saya ng buhay na to? Ay, pwede ka naman maging masaya. Kung gugustuhin mo eh, nasa iyo na halos lahat. May lupa't bahay ka na. Naiwan ng asawa mo. Pensyonada ka pa. At regular ang pagpapadala ng anak mo sa iyo ng pera. Oo, hindi lang pera ang pinapadala sa'yo. Kung ano-ano pa, saan ka pa? May pera nga ako. May lupa't bahay. Pero mag-isa naman ako. Paano ako sasaya? Babaeng ito, oo. Ang isipin mo na lamang, napakasimple ng problema mo. Kung ikukumpara mo sa iba, marami nga dyan. Walang sariling lupa't bahay. Wala pa rin pera. Pero nagagawa pa rin nilang magsaya. Ikaw pa kaya na halos kumpleto na? Kahit nasa akin ang lahat ng yaman, kung wala naman akong pamilya, sige nga. Ay nako, nasusulat sa Biblia. Hanapin mong kaligayahan mo sa Diyos at ibibigay niya ang hinihiling ng iyong puso. Ay nako, ayan ka na naman eh. Biblia na naman ang sinasabi mo. Makapasok na nga sa loob para makain na itong ginataang kamoting kahoy na bigay mo. Ang sinasabi ko eh, masyado na ako nagiging makakalimutin itong mga nakarang araw. Kung bakit naman kasi sa lahat ng pwede kong makalimutan sa bahay ni Linda, yung cellphone ko pa. Hindi ko tuloy maipag
pabukas ah. Hindi bale. Naririto na ako sa bakuran ni Linda. Ah, ha? Ano yun? Ano nga kayang napansin na yon ni Aling Mona? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdan, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan ay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating